Hello mga mainis, welcome back to my channel. For today's vlog, tatawagin natin to how I process my wedding charge within 3 weeks. So bago yan, intro, pasok. Yes, it's me again, Chai. So, nagbabalik tayo at tayo ay magpapaliwanag kung paano nga yung naging process ko sa pag-DIY sa pag-asikaso sa church wedding. So, disclaimer lang, bago yan ha, disclaimer lang guys. So, itong ipapaliwanag ko dito sa video na to ay based in my experience at wala po akong pakilala sa loob or hindi pa ako nagtatrabaho sa LCR or sa church, wala rin akong kakilala guys. So, ako ay nagtanong-tanong lang din. So, gusto ko itong i-share sa inyo kasi may mga gusto kasing magpakasal sa church. Kaya lang, syempre, di ba yung time masyadong limit lang. Lalo na pag foreigner din yung inyong mga fiancé. So, may mga limit lang din yung days na pag-stay nila dito sa Pinas. So, ituturo ko sa inyo yan kung paano yung mabilis ang proseso. Ano mga kailangan daw gawin? Ano ka kailangan i-priority? So, dahil nga pangarap ng mga girl na makasal sa church, tulad ko, gusto ko talaga makasal sa church. So, finish ko to guys. Gusto ko talagang sa church kami ikasal. So, dahil nga pinaglaban ko to at demanding ako dahil ginusto ko lahat, ginusto ko sa church, ang ending guys, ako yung pagod. Sobra pagod ako nun. So, napakadami talaga ng requirements guys. Pag nagpa-process, pag ginusto nyong church wedding. So, ano ba dapat yung kailangan nyong ita-priority? So, kailangan meron na kayong prospect na church kung saan nyo gustong ikasal. So, ano nga ba dapat yung mga requirements ng church wedding? So, meron akong list dito guys, nilist ako na yung mga sasabihin ko dito kasi para hindi ko makalimutan. So, take note lang guys. Hindi ho tayo, lahat ng sasabihin ko dito is hindi ho tayo pare-parehas ng province sa mga church nyo kasi merong ibang church na iba yung hinihingi, hindi rin the same sa video na sasabihin ko dito. Gusto ko lang itong i-share sa inyo guys para may mga idea na kayo. So, kailangan nyo rin magtanong sa mga church nyo, sa mga province nyo kung saan nyo gustong ikasal. So, ano ba yung unang hinahanap ni church? Anong mga requirements yun? Ang pinaka-importante hinahanap ng church is si marriage license. Kapag wala kayong marriage license, hindi kayo pwedeng ikasal guys. Yun yung number one. So, paano nga ba nyo makukuha si marriage license? Saan nyo at saan nyo makukuha si marriage license? Syempre guys, makukuha yun sa LCR. Sa mga munisipyo kung saan kayo malapit. So, si marriage license, meron din yung mga requirements. Ano ba yung mga requirements ng marriage license? Kailangan guys, kung foreigner yung inyong mga partner, kailangan yung legal capacity, which is na paliwanag ko at naturo ko na din doon sa unang vlog ko. So guys, si marriage, si legal capacity yung kailangan yung kuhanin. So, meron na tayong legal capacity. So, kailangan nyo ipasa sa LCR para makapag-apply kayo ng marriage license. So, paano ka nga ba makakuha ng marriage license? Ano ba yung mga dapat nyong malaman? Kailangan nyong gawin? So, kailangan nyong umatay ng mga seminar, guys. Yes, may seminar din po yun. Nakalista naman dito, guys, yung mga seminar na kailangan nyong attendan. So, babasahin ko sa inyo. So, kailangan nyong umatend ng dalawang seminar. So, ano nga ba yung dalawang seminar na yun? Number one is si pre-marriage orientation at si number two is marriage counseling. So, kailangan guys nakapag-attend kayo, nakapag-seminar kayo sa dalawang requirements nila na seminar. Kasi kung wala kayo nun guys, hindi kayo pwedeng bigyan ng marriage license, which is kailangan natin yun. So, yung dalawang seminar na yun, bibigyan kayo ng
certificate doon. So, yun yung nagpapatunay na nakadaan kayo sa seminar na yun. Yun yung seminar, guys, ay ipapaliwanag lang yun sa family planning, kung paano yung pagiging mag-asawa. So, kailangan yung dumaan doon, guys. Kapag meron na kayo, guys, ng dalawang certificate na yun, pwede nyo nang i-apply ng marriage license. So, ilang araw ba yun bago ma-release? Si marriage license po ay nire-release ng 10 days. 10 days po siya, guys, bago siya ma-release. So, after nun, guys, pwede nyo nang asikasuhin yung sa ibang requirements ng church. So, ano pa ba yung mga ibang requirements ni church? Akala nyo, yun lang yun, ha? Meron pa po tayong requirements, bukod lang doon. So, sasabihin ko sa inyo yan. So, nasabi ko na yung unang requirements natin is si marriage license. Ang alawang requirements ni church is si baptismal. So, kailangan, guys, meron kayong baptismal, yung bininyagan kayo before. So, kailangan meron kayo nang i-present. Kung meron, kung wala naman kayo, hindi yung natago yun. Pwede naman kayo kumuha ng record nun kung saan kayo bininyagan. So, pangatlo, guys, na requirements ni church is si compil. Dapat compil din kayo, guys. Kasi ako nun, before na umuwi ako, hindi pa ako compil. So, nirush ko siya. Galing ako ng Taiwan, umuwi ako. Nagpa-compil ako. So, rush yun, guys. So, yun nga kinuha kong nina, is yung friend ko. Si Jackie. So, hello, Jackie. So, number 4 na requirements is si birth certificate from LCR. Yung local registry nyo, guys. Kung wala kayo nun, guys, pwede naman kayo kumuha sa munisipyo nyo. Babayad na kayo, I think, 50 pesos lang. Meron na kayong local registry ng birth certificate nyo. So, number 5 is si Form 137 and Form 138. So, kailangan yun, guys. Ewan ko lang sa ibang church kasi sa amin hinanapan kami ng gano'n eh. So, kailangan ko i-provide yun. So, kinuha ko pa yun nung kung saan ako nag-school ng elementary and high school. Number 6 na requirements is si pre-kana. Ano ba yung pre-kana, guys? Yung pre-kana is kailangan andyan kayo parehas para ma-interview kayo ni priest. Yun yung final interview. So, after nun, may papasagutan sa inyo mga papel, ng form, bibigay sa inyo ni priest, then sasagutan nyo yung parehas. So, after nun, guys, number 7 na requirements is marriage bans. Ano ba yung marriage bans? So, yung marriage bans is kailangan nilang mag-announce sa simbahan. I think kaabutin siya ng 2 weeks, pero hindi ako sure, ilalagay ko na lang dito yung date. Pero, parang kasing 14 days yun. So, yun, i-announce nila doon kung meron magpapakasal sa ganitong day, kung saan location. So, ilalagay nila yun doon, ipopost nila yun doon. So, every mass, babanggitin nila yun, yung pangalan nyo, na meron ikakasal na kayo. So, malay nyo, diba, may tututol pa, may habol, para pigilan ang inyong kasal. So, yun nga tayo. Hindi ako sure. Number 8 na requirements is Taiwanese identity. Yung proof na Taiwanese yung partner nyo. So, sa case ko no, nagbigay lang ako or nagpasa lang ako ng document ni partner ko. Which is, pinakita ko na to dun sa last vlog ko. Ganitong document niya. So, yung parang birth certificate niya din nun. At saka yung singleness niya. So, kailangan nyo itong ipakita. Sa case kasi namin yung hinanapan kami. So, 3 copy yun, guys, na kinuha ng partner ko. So, yung isa nito, binigay ko to dun sa church. Don't worry, guys, kasi ibabalik naman nila to yun. Hindi naman nila to kukunin. So, after naman nilang ma-check, babalik din nila yun. Yung last requirements is invitation. So, kung meron kayong invitation, kailangan yun para sa pag-practice nyo before the day ng inyong kasal. So, meron kayong practice kung paano kayo maglakad. So, naka-indicate nga doon yung mga kung sino yung abay nyo, kung sino yung mga groomsmen, flower girl. So, tatawagin yun doon, papalinyahin yun doon, papraktisin kayo kung paano kayo maglakad. So, para sa wedding nyo, hindi kayo magkamali at magawa nyo ng tama yung mga kailangan nyo gawin. So, ang pangit naman sa moment na hindi nyo alam kung paano yung kasal, paano yung arrangement, diba? So, yun guys. So, nag-apply kami ng marriage license noong June 16, 2022. So, kailan siya na-release? Yes, na-release siya noong before the day ng kasal namin is June 27, 2022.
So, one day before, nakasal namin. Ang kasal kasi namin is June 28. So, napaka-rush, di ba guys? Sobrang rush. So, naman, nakapaloob na dun yung interview namin sa pre-cana. Yung pre-cana namin is tinatawag na kanonikong pagtatanong. Yung pag-i-interview nga ng initial at final. So, in-interview kami ng kanonikong pagtatanong is June 18. So, sa June 18 na yun, nasundan siya ng final interview noong June 23. So, lahat yun guys, nakapaloob lang yun sa 3 weeks. So, kaya nasabi ko na 3 weeks yung pag-asikaso. Bukod dun guys, habang nag-apply kayo ng marriage license nyo, asikasuhin nyo na yung ibang mga requirements nyo para pag na-release yung marriage license nyo, okay na yung mga requirements nyo para sa church. So, ganun po guys siya inasikaso. Napaka-rush lahat. So, walang imposible guys sa taong may gusto, diba? Kapag gustong-gusto mo yung bagay, gagawin mo lahat. So, kahit napakahirap guys, kahit napakahirap na, napakadaming proseso, daming requirements. So, nagawa pa rin namin. So, nagawa namin, bakit hindi nyo kaya, diba? So, kaya nyo yun guys. So, kung 1 month naman mag-i-stay si Priyan sa inyo, kayang-kaya. So, sobra pa nga yung days na yun, so 1 month. So, kaya din yun, guys. So, ang masasabi ko sa inyo, guys, is good luck and congrats. Thank you sa panonood, guys. At masaya ako na sishare ko yung mga ganitong journey ko sa pag-ayos, pagpaprocess ng mga papel, sa mga DIY. Nahirap at nangangapa. So in my next vlog, ano-ano naman yung mga requirements na kailangan natin i-compile before the interview. So, isi-share ko na lang din yung naging journey ko kung ano mga questions sa akin ni Consul. So, abangan niyo yan. At kung nagustuhan niyo itong vlog ko for today, please like, share, and subscribe. See you in my next vlog.